Hello guys! Welcome back to my channel! Kayo pa po ay lagi na lamang minamala sa inyong buhay. Napapansin niyo po ba na parang ang ganit ng swerte sa inyo? Alam niyo po ba na may bulaklak na magdadala sa inyo ng swerte, maging sa inyong love life at ganun din po sa takbo ng inyong pamumuhay, lalo-lalo na sa usapin ng pampinansyal. Dahil hindi lamang po bulaklak ng sunflower, hindi lamang po yung bulaklak ng lavender, at hindi lang din po ang bulaklak ng jasmine plant. Ito po ay ang chamomile, ay isa rin sa mga nagdadala ng swerte po sa atin. Kung kayo po ay hindi pa nakapag-try ng ganyan, minumungkahi ko kayo na kayo po ay bumili ng chamomile sa flower shop. Marami pong ganyan at murang halaga lamang po yan. At yan po ay hindi kapresyo ng mga sunflower na kamamahal. Pero yung sunflower seeds ay mura lamang po yan, kagaya na na-share ko sa isang video ko. Yan po ay magdadala rin sa inyo ng swerte. At ganoon din po ang chamomile. Alam niyo po ba na bawat bansa ay may kanya-kanyang pinaniniwala na nagdadala ng swerte sa kanila? At bawat tao ay may kanya-kanyang pinaniniwalaan na siya nagdadala ng swerte sa kanila. Pero ako po ay halos lahat at ata ng mga pampaswerte ay aking pinaniniwalaan, dahil ito po ay naganap talaga sa akin. Ako po talaga ay sinuswerte ng base sa aking mga karanasan at yung mga nakakilala sa akin na naa-amaze sa mga nagaganap sa akin buhay, at maging ako nga po ay naa-amaze din. Ayan, na kung mapapansin nyo ay ako may eyeshadow. Tinatakluman ko lamang po ang aking pong eye bags dahil napakalaki na aking eye bags, dahil hindi po ako makatulog sa araw-araw at hindi makapaniwala sa nagaganap sa akin buhay. Charot lamang yan. Kumbaga, ako po talaga ay laging mahilig mag-makeup, kaya ganyan, tinatakluban ko ang aking mga pores at ang aking tunay na itsura. Charot! Ayan, may binidyo rin kaya ako na kitang-kita naman ang itsura ko doon, na talaga namang hindi ganun kagandahan. At pero dahil sa ako po ay gumagawa ng pampalakas ng karisma, kung kaya't kayo ay nagagandahan, charot lang, joke lang, binibiro ko lang po kayo. Hindi yan. Pampalakas ng karisma, isa rin po ito kasi ang chamomile. Kaya na-share ko po sa inyo pagdating sa chamomile, dahil parang hatak na nito lahat. Ultimo lakas ng karisma, ganun din po sa pampinansyal at ganun din sa usapin ng pag-ibig. Yan po ay napakarami ko pong ginagawang ganyan sa usapin ng chamomile, at yan po ay napaka-epektibo. At ang dami nga po nagtatanong sa akin dahil kami pa rin ang aking mister. Pero mga kasabayin ko po kasi ay marami na po mga naghiwalay. Ang tanong po ngayon ay bakit po kami pa rin? Kaya yun, kumbaga ang masasabi ko lamang ay gumagawa ko ng mga ganitong ritual na base sa akin nalalaman. At ito ay napaka-epektibo, at base sa mga nakakakilala talaga sa akin ay alam po nila na kumbaga sa pole ginagawa ko po yan. At alam po sa pole na ako ay may dunong sa mga ganyan. Lalo-lalo na ng mga panahon na kasagsagan na ako po ay namamayagpag sa pagpupunsoy, at kasama ko po ang aking mister, kaya yung mga nakakilala sa akin ay alam na ako yung nagpupunsoy, at ganoon din po yung nagbabasa ng tarot card. Halimbawa, may gusto na magpupunta sa kanilang bahay, ay pumupunta po ako. Kaya lang noon po yon, ngayon ay hindi na, dahil ako po ay masaya na sa pagbibidyo at ganoon din po sa aking racket na aking negosyo. Kumbaga, masaya na po ako dyan, at ako eh natatakot nga po, at may istorya sa ganyan na isa sa mga kaibigan ko na nagpupunsoy ang nadali ng Encanto, at kumbaga eh natsugi na po siya, at nakakatakot na mamaybay ka pa sa mga ganyan. Kaya hindi mo kasi syempre hawak ang panahon ngayon, ay nakakatakot pumunta sa lugar na hindi mo pa, kumbaga eh baguhan ka pa lamang, hindi mo pa alam ako ano mga magaganap sa'yo doon. Nako, kaya ayoko na po ng gayon, at ako'y masaya na sa ganito. Yan. Kaya masaya na ako sa baganto Andre, gayan. Ayan, ngayon ito pong ating chamomile, isa po sa mga pampaswerte pag sa usapin ng bulaklak. Ano po mga kailangan natin? Kailangan po natin ng olive oil. Kailangan po natin ng olive oil. At pagkatapos, kailangan din po natin ng bulaklak ng chamomile. Yung bulaklak po ng chamomile, kahit ilan po ay pwede po yan. Ayan po ay mura lamang. Sa flower shop ay napakarami pong ganyan. Ako nga po ay bibili rin ng gayan yung puno. Yung po maliit. Alam ko hindi naman naglalaki ang bulaklak ng chamomile, yung puno ng chamomile. Hindi po yung naglalaki. Kaya lang, ay baka po pagka nasa akin na ay hindi na siya mamulaklak. Ay di nga to, pag tayo pupunta sa garden, ay kagaganda ng mga bulaklak doon. Bakit ba po pag ito'y inuwi at makalipas na isang buwan ay hindi na namumulaklak, di ba no? Kaya kailangan ay ate munang aalaming mabuti sa nagtitinda kung paano ang mga dapat gawin at kung paano ang tamang pag-aabono para ma-maintain ang kagandahan ng bulaklak. Ayan, kaya
Pero dito sa amin ay ako lamang talaga ang maano sa bulaklak at ang aking mister ay mahilig din naman. Kaya lang eh, hindi ho pag yan ay pinahipo nyo na nakakita na ba ho kayo ng ganoon. Pag halimbawa pinag ano nyo yan ng damo, pinagbunot nyo ng damo ay hindi nasisibol. Talagang kaya sabi ko sa kanya, kung halimbawa ang itong magtatabas ng damo namin dito sa subdivision, ay ang Mr. Con nagtabas, malamang hindi na talaga sisibulan yan at hindi na lalago. Malaki pa po ang tsansa na mamatay ito hanggang kaduluduluhan ng ugat kasi ganun po, ganun na nagaganap sa akin, Mr. Kaya hindi ko po yan pinapahipo pagtungtong po sa mga halaman dahil may mainit siyang kamay. Kaya kumbaga, nag-aantabay ako na ako'y magkaroon ng panahon at ako ang maglilipat sa malaking paso nitong aking mga pampaswerte at ipagpapapaso ko yan dito sa ano at ibibidyo ko po yan sa inyo yung mga binili kong paso at ilalagay ko yung aking mga puno ng laurel, ganun din po yung aking bamboo plant at ilalagay ko to. Gusto ko lumaki sila ng malaki para sa malaking paso ko rin ilalagay. Diba no? Diba gayon po yun? Pag halimbawang yung mga halaman na gayaan at nilagay mo sa malaking espasyo, ay lalaki pa siya ng mas malaki kaysa doon sa inaasahan natin. Kaya doon sa malaki ko siya ilalagay para lumaki siya ng mas malaki pa sa inaasahan. Ngayon, yan po ating bulaklak ng chamomile. Kung tayo po ay meron pong ganyan, ilagay po natin yan sa may main door or pwede rin po yan sa may labas ng ate po sa outdoor or pwede rin po yan sa loob. Doon po sa loob nating main door, pwede rin po yan. At or pwede rin po yan sa may center table po natin or pwede rin po yan sa pag-akyat na ating hagdanan. Pwede rin yan pang indoor. At yung bulaklak po niyan ay napakaraming benepisyo lalo-lalo na sa usapin ng pera. At ganoon din sa panlakas ng karisma at para hindi tayo malasin sa ating love life. Kaya kung gusto niyo po na hindi kayo malasin sa inyong love life at swertehin kayo sa buhay, ay bumili po kayo ng puno ng chamomile or bulaklak ng chamomile na mabibili sa flower shop. At kumuha po kayo ng olive oil. Ang olive oil, ilagay niyo po sa isang garapon, mga 3 kutsara or 7 kutsara na olive oil at pagkatapos ay himayan niyo ito ng bulaklak ng chamomile kahit gaano kadami ng bulaklak. At ito po ay ganapin po natin ng 6:37 hanggang alas 8 ng umaga ng Tuesday or Friday dito po sa May Silangan. At pagkatapos po niyan ay hayaan natin na ma-energize po siya ng sinag ng araw at pumasok ang kapangyarihan doon na hindi nyo namamalayan. Yung sinag ng araw ay ma-energize po ito yung ating olive oil at pinagsama ng ating chamomile. At pagkatapos po niyan ay hiyaan po natin na mabilad po siya ng 7 araw. Pero hindi nyo siya hiyaan naka-stay doon ha. Kailangan may taklob po ito or may takip. Pagkatapos ng alas 8 na umaga, ipasok nyo sa loob, takloban. Bukas po muli ng 6:30, hayaan nyo po siya doon hanggang alas 8 na umaga, tapos takloban hanggang makapitong araw, ganun po, paulit-ulit lamang po yun, hanggang makapitong araw. At kapag po kayo ay meron ng ganyan, congratulations, lagyan nyo po ito ng konting asin ng loob, at pagtapos ay i-shake nyo siya. Yan po ay isa sa mga pinakamabisang pamamaraan para kayo po ay malayo po sa anumang kapahamakan, kayo po ay lagi nang suswertein sa inyong buhay, kung ano man ang inyong naisin ay magaganap, lalo-lalo na po sa usapin ng love life kasi ganyan din po nanggaganap nga po sa akin. Meron akong kakilala or dati ko siyang kaibigan pero sa ngayon ay hindi ko alam kung kaibigan niya pa ako, ay meron po siya kasing siya po ay kumbaga mahinhin, ganyan, hindi siya ligawin. First time siyang merong nanligaw po sa kanya at naging asawa niya na. At akala po niya yun na talaga ang kanyang forever. Na kumbaga tinabla pa nga po ako noon na ako hindi na pinapansin nung siya ay nagkaroon na ng jowa. Pero kami nung wala pa siyang jowa ay kami lagi ang magkasama. Tapos nung nagkaroon na siya, nakakilala na siya, hindi niya na ako pinansin. Pagkatapos, kasi ng mga panahon pong yan ay tayo ay mga kumbagay ligawin po tayo lalo na ng kabataan natin dahil syempre ako nga pong nagtuturo sa inyo ako sa akin ko pa po hindi i-apply lalo lalo ng dalaga po ako. In-apply ko po yan sa akin ng pampalakas ng karisma kaya naman kahit saan ako magpunta ay talaga naman ako ay ligawin. At pagkatapos po yan ay di hindi niya nga po siya makapaniwala na ako po yung dating ang dami-dami po kasi sa akin ligaw noon, akala po ako playgirl pero naliligaw lang naman po yun sa akin ay akala po ako maghihiwalay kami ng aking mister ngayon yung sinong naging first boyfriend at siya rin po yung napangasawa ko at hanggang ngayon ay kami pa rin dahil po sa mga ganyan ritual. Kumbaga tinanong niya rin daw po ako, tinanong niya rin po ako
Kung ano po ang mga sikreto ko, ang masasabi ko lamang ay mahilig akong gumawa ng mga ganitong ritual at ako'y naniniwala sa mga ganitong ritual. Yan po, umulan na ng malakas. Inabot na ako ng ulan. Ayan. Basta ganun lamang aking ginagawa, lahat ng aking mga nalalaman, ako'y naniniwala. Dahil ito po, ito malab nga po sa akin at ultimo sa akin love life at ultimo sa mga pampaswerte ay talaga namang nakakamtan ko ngayon ng swerte nang hindi ko inaasahan sa pamamagitan ng mga ritual na aking ginagawa. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat na bossy! Gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing.